Hello mga mamshi sa Japan! Good morning! Ito nga po pala ay medyo matagal na. Siguro noong bakasyon ni ate. Natabunan na pala siya, kaya ngayon ko lang na-upload. O diba, ice cream agad ang bumugad sa inyo? Naandito nga pala kami sa vending machine ng ice cream. Medyo napagod kasi kami. At eto, ang sukle, ibibigay ko na kay daddy. Naandito nga pala kami sa Hikkenan City, Rinkai Park. Meron kasi nagtatanong kung saan ito. Last year nga pala, kung naalala nyo, dito kami pumunta nila ate at bunso kung saan dito sila naligo. Dito nga pala ay walang bayad. Dito nga pala sa Rinkai Park, sobrang lawak ng lupain. O diba parang asyenda lang? Pwede nga kayong magdala ng sarili nyong tent at dito magpiknik. Ang kinagandahan dito, meron tong sariling palaruan. Meron ding parang river na pwedeng maligo dito kapag summer. O tingnan nyo si ate, diba? Medyo malamig-lamig pa yung tubig niyan. Talaga naman, basta tubig. At kahit malamig pa nga, nagpasubo pa ng ice cream kay Bunso. Ay, ang bait talaga ni Bunso. Ang lamig-lamig. Ah. Talaga mahilig sa water, oh. Dahil nainggit nga si ate, gusto rin daw ng ice cream. Kahit ang lamig-lamig na at nagbabad sa tubig, gusto pa rin ng ice cream. Alam nyo ba, nakagagaling lang namin sa sakit niyan. Kaya naman, walang makakapigil sa ice cream. Ang kinuha nga pala ni ate, cookies and cream. At dito nga, meron ng palaruan dito. At ito ang isa sa paborito ko. At dahil maliit pa nga si Bunso, syempre sinamahan ko si Bunso at walang makakapigil doon. Alam nyo, kapag ginagawa ko to, bumabalik ako sa pagkabata. Kasi nung bata ako, isa ito sa hindi ko nagawa. Kasi ba naman yung nanay ko napaka-nerbyoso? Ewan ko ba doon? Ang dami atang nainom na kape. Kaya naman nung bata pa ako, sobrang curious ako sa mga bagay-bagay. Kaya naman sila ate at Bunso, kahit kinakabahan ako, pinapa-experience ko talaga sa kanila yung umakyat kung saan-saan. Basta ang sinasabi ko lang sa kanila, mag-ingat lang talaga sila. Although, nasa likod naman nila ako, hinahayaan ko lang at hanggat kaya nila, kapag nadapa at nasugatan sila, at kaya naman nila, go lang. Pero kapag hindi na nila kaya at iiyak na, pupunta na sa akin, syempre yayakapin mo na. At gagamutin ang mga sugat. At dito nga pala, hindi lang palaruan ang meron dito or pwede kayo mag-picnic, meron ding pang-exercise dito, katulad na lang nito. Meron nga palang instruction to, kaso hindi ko lang nakunan kung ano ang pwede mong gawin dito. You want to jump? It's too high. At eto ang pinakamasakit na ginawa ko dito. Napakasakit po. Alam nyo bang nagtrabaho ako sa food therapy? Nako, naalala ko yung nagtitraining ako. Kapag ikaw yung example, ay napakasakit talaga. Sobrang sakit po. Pero kapag habang tumatagal naman at everyday na ikaw ang example, ang sarap naman sa feeling after. Sobra naman pong relax sa paa. At dahil hisashiburi ako ngayon, ay nako, ang sakit talaga. Mapapaiyak ka na lang. I'm so sweet. At ito talaga si Bunso, napaka-concern. Doon daw ako umapak para hindi daw ako masaktan. Ay, ang arte, saan ang gagaling yun? Ano ba yun? O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama! Alam nyo, may mga tao talaga sa buhay natin na pinanganak na para hindi tayo magustuhan. Minsan pa, hindi ilalike na kahit anong post mo. Hindi dahil sa post mo, kundi dahil ikaw yon. Inggit ang tao sa hindi masaya sa kanilang sarili. Minsan, ang nakikita nila sa iyo ay ang reflection lamang nila ng kanilang totoong pagkatao. Usually, ang mga taong insecure at inggit, sila yung mahilig mamuno o mamula ng iba. Tapos, kapag pinalagan mo, sila pa yung
madalas pa-victim sa social media. Uncontrolly, nais ko lang sabihin na it's about time na wag na nating paglaanan ng oras ang mga ganyang mga tao. Kapag nag-focus ka sa iyong kasiyahan, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na sila pa ay tingnan. Tandaan, ang mahihina ay gumagante. Ang malakas ay nagpapatawad. Ang matatalino, they know when to ignore. Malinaw na we cannot please everyone. Focus ka na lang sa iyong kinasasakupan. Ang pagiging masaya ay gasgas na salita pero ito ay makapangyarihan. Nakakaawa at pag pinili mo na lang ang maging masaya, dun mo na lang makikita ang kagandahan ng bawat tao maliban sa'yo. Basta ikaw, magpakatotoo ka lang. At ang Diyos na lang ang bahala magdala ng mga tao makaka-appreciate sa'yo. Yun lang po. Salamat!